Halina at pasukin natin ang mundo ng panitikang Filipino. Tara! Magandang araw! Ngayon naman, ating talakayin ang susunod na bahagi ng Florante at Laura. Ang mga hinagpis ni Florante na mababasa natin sa mga saknong mula 1 hanggang 25. Sa mga panahong nakararanas ka ng dusa at hinagpis, manalig kang may Diyos na didinig sa iyong pagtangis. Ang mga hinagpis ni Florante. Sa isang madilim, gubat na mapanglaw, dawag na matinik ay walang pagitan. Halos naghihirap ang kaypebong silang, dumalaw sa loob na lubhang masukal. Malalaking kahoy ang inihahandog, pawang dalamhati, kahapisat lungkot. Huni ng ibon ay nakalulunos sa lalong matipid, masasayang loob. Tanang mga baging na namimilipit sa sanga ng kahoy ay balot ng tinik. May bulo ang bungat, nagbibigay sakit. Sa kangino pamang sumagit malapit, ang mga bulaklak ng nagtayong kahoy, pinakamaputing nag-uunos sa dahon, pawang kulay luksa at nakikiayon sa nakaliliyong masangsang na amoy. Karamihay sipres at higerang kutad, nang ang lilim niyon ay nakasisindak. Ito'y walang bungat, dahoy malalapad, na nakadidilim sa loob ng gubat. Ang mga hayop pang dito'y gumagala, karamihay syerpet, basiliskong madla, hyena, tigreng, ganit na nagsisila ng buhay ng taon, daiging kapuwa. Ito'y gubat mandi, sa pinto'y malapit, sa abernong reyno ni Plutong masungit, ang nasasakupang lupa'y dinidilig, ng ilog kusitong kamandag ang tubig. Sa may gitna nitong mapanglaw na gubat, may punong higerang dahoy kulay pupas. Dito nakagapos ang kahabag-habag, isang pinag-usig ng masamang palad. Bagong taong basal ang anyo at tindig, kahit nakatali kamay pa at leeg. Kung di si Narcisoy, tunay na Adonis, mukha'y sumisilang sa gitna ng sakit. Makinis ang balat at anake burok, pilik matay kilay, mistulang balantok, bagong sapong ginto ang kulay ng buhok, sangkap ng katawa'y pawang magkaayos. Dangan dooy
walang oryedas nimpas, gubat na palaso lang masidhing harpyas, nangaawat disit na akay lumiyag, sa himalang tipon ng kariktat hirap. Ang abang uyamin ng dalitat sakit, ang dalawang matay bukal ang kaparis, sa luhang nanatak at pinatangis-tangis, ganito'y damdamin ng may awang dibdib. Mahiganting langit, pangis mo'y nasaan? Ngayon'y naniniig sa pagkagulalay. Bago'y ang bandila ng lalong kasamaan. Sa reynong Albanya'y iwinawagayway. Sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhay siyang nagyayaring hari. Kagaling at bait ay nalulugami. Ininis sa hukay ng duus at bighati. Ang magandang asal ay ipinupukol sa laot ng dagat ng kutsatling gatong. Balang magagaling ay ibinabaon at inililibing ng walang kabaong. Ngunit ang mga lilot masasamang loob sa trono ng puri ay inilukluk at sa balang sukap ng may asal hayop, mabangong insenso ang isinusuob. Kaliluha't samay ang ulo'y nagtayo at ang kapait ay kimit na kayuko. Santong katuwiray lugami at hapo, at sa luha na lamang ang pinatutulo. At ang balang bibig ng binubukalan ng sabing magaling at katotohanan, agad binibiyak at sinisikangan ng kalis ng lalong dustang kamatayan. O taksil na pita sa yamat mataas, o hangad sa puring hanging lumilipas, ikaw ang dahilan na kasamang ang lahat at niring nasapit sa kahabag-habag. Sa korona dahil ng Haring Linseo at sa kayamanan ng duking ama ko, ang ipinangahas ng Konde Adolfo sa bugan ng sama ang Albanyong reyno. Ang lahat ng ito, maawaing langit, iyong tinutunghayay, ano't natitiis mula ka ng buong katuwir at pait, pinapayagan mong ilubog ang lupit. Makapangyarihang kanang ko'y ikilos, papamilansikin ang kalis ng puot sa reynong Albanya'y usang ibulusok ang iyong higanti sa masamang loob. Bakit kalangitay bingi ka sa akin? Ang tapat kong luhog ay hindi mudinggin. Di yata't sa isang alipustat iring, sampung tenga mo'y ipinangunguliling. Datapuhat sino ang tatarok kaya sa mahal mong lihim, Diyos na dakila,
walang mangyayari sa balat ng lupa. Di may kagalingang iyong ninanasa. Ay saan ngayon ako mangangapit? Saan ipupukol ang tinatangis-tangis kung ayaw na gayong dinggin ng langit ang sigaw ng aking malumbay na boses? Sa mga saktong na ito, ipinakita kung paanong nagsimula ang awit sa pamamagitan ng pagpapakilala sa isa sa mga pangunahing tauhang si Plorante. Si Plorante ay matikas, magiting, at matapang na heneral ng Albania, subalit sa mababasa mong mga saknong ay ipapakita siya sa isang kalunos-dunos na kalagayan, talunan, at nakagapos isang punong higera sa gitna ng isang madilim at mapanglaw na gubat. Maririnig mula sa binata ang mga hinagpis at pagtangis dahil sa pagkagaping nangyari sa kanya at ang paghihirap ng kanyang minamahal na kahariang Albania dahil sa pananakop ng taksil at masamang si Conde Adolfo. Nawawalan na siya ng pag-asa at naging sa Diyos ay nakapagpahayag siya ng hinanakit sa pag-aakalang siya'y pinabayaan na. Subalit sa huli, napag-isip-isip niyang idaan sa panalangin ang kaawa-awa niyang kalagayan.